Good evening mga paps, good morning, good afternoon. So, share ko lang sa inyo ulit itong na-encounter namin, no? So naglagay kami ng gasolina dito sa kanyang exhaust para ma-check o ma-leak test itong balbula. At yun nga, yan o oh, yan yung matas na part namamasa, ibig sabihin may singaw. Kaya walang minor, nawawala yung minor niya. Under siya pero walang idle. Ayan o, may singaw. So tatanggalin natin yung carbon nito tapos i-compound para maganda yung lapat. Tapos linisan natin migi. Pati yung piston niya, ayan o, yung piston niya. Yan. So yung carbon build up, yan siguro yung dahilan kaya kumakalso siya dito sa balbula. Kumakalso yung carbon kaya siguro sumisingaw din. Ayan. Ano pala to? TMX 155 Honda. Honda TMX 155. Ayan. So, na-check na namin yung kuryente. Nagpalit kami ng stator dahil nawawala-wala din yung kuryente niya. Akala namin yun na yung dahilan kung bakit ayaw mag-idle. Nung napalitan yung stator, wala pa rin. Ayaw pa rin. Nag-check na rin kami ng manifold. Nagpalit kami ng manifold. Baka ako may singaw kasi may crack na rin yung old na manifold niya. Ito manifold niya, yung mga external crack na din yan. Kaya lang mas malakas pala yung leak sa loob ng combustion chamber. Itong balbula yan, oh, basa. Ito basa yan, tumatagas. Kaya dapat pag ganyan asintahin. Iba bulb grind. Ano natin. Under to. Ah. Umaandar naman to. Pero walang minor. Hindi tutuloy. Pag binitawan mo yung accelerator, mamamatay na. Ayan, may singaw pala. Yan. So, i-bulb grind natin to ngayon. Bulb grind natin. So, gagamit kayo ng lapping tool. Pagka ganyan, magtatanggal kayo ng balbula. Ganito, parang ganito. Ito yung pantanggal, itong isa pantanggal. Ito yung pangbalik. Ayan. Tapos, gamitan nyo ng hose. Magyan ng hose dito. Mamaya, dito hose. Para maikot-ikot yung ano, yung balbula. Pwede rin barina, kung may barina, tapos lagyan mo ng hose, mas mabilis. Mainis siya. Ayan. So yun lang. Baka ma-encounter nyo rin to, makatulong din sa inyo. Salamat. Yan mga paps, ito na yung ano, yung TMX sa singaw yung balbula. So nilagyan natin ng grinding compound yan dito. Tapos gagamitan natin ng barena. Sinilagyan ko ng push rod ng CG125 tapos hose, yan oh. Lagyan ko ng hose. Tapos nilagyan ko ng strap doon para hindi mahugot. Saka natin barenahan para maganda yung lapat ng balbula kasi sumisingaw to eh. So ganito lang, no, DIY, kayang-kaya nyo to. Kung may barena kayo to. Kuskus. Ayan. Saka natin barinahan. Ayan. Tunggal. Lagyan natin ulit. Tiyagan nyo lang, so natanggal. Balik ulit. Thank you.
Yan o. Okay na rin siguro itong lapat niya. Fine lang yung nilagay ko dito. Yung fine. Actually, ito yung may singaw. Itong exhaust. Itong exhaust yung may singaw. Ito pala yung ginamit kong ano, grinding. Grinding compound. Ayan. So, ginagamit to pag nag-overhaul. Kadalasan, pag nag-overhaul kayo, mas maganda i-valve grinding nyo na rin yung mga balbula para sigurado walang singaw. Tapos ililig test natin ito mamaya. Lagyan natin ng ano dito. Gasolina. So, liquid test ang tawag doon. Pwede rin smoke test. Kaso, ito yung kadalasang ano, ginagamit yung liquid. So, bago nyo grind, tanggalin nyo muna yung mga spring tsaka yung lock dito. Gamitan nyo lang nung valve tool. Okay? So, yung valve tool parang ganito. Ganito yung valve tool. So, ito yung pantanggal. Ito naman yung pangbalik. Ayan. O, pwede yung idin lang. Pwede yung pukpukin din. Ito sa may lalagay kayo sa pin dun sa ilalim. So, importante kasi na lapat yung mga balbula dito sa yung valve face ang tawag natin doon dito. Ito sa valve seat. So dapat lapat na lapat yan para walang singaw. Para pag nag compression stroke, during compression stroke ng piston, pataas yung piston, pipigay nyo yung hangin tsaka yung air and fuel mixture, hangin or mixture ng gasolina tsaka hangin, hindi sisingaw dito. Maganda yung combustion. Pero kapag kasingaw yan, wala. Hindi aandar or aandar pero hindi mag-accelerate or walang minor. Ganun yung problema ng motor. Walang minor. Under siya pero walang minor. Dahil singaw. Singaw itong ano niya, combustion chamber. So yan. Linisan lang natin tapos mag-leak test tayo. Dapat walang matirang ano dito. Grinding compound dahil nakakasira din ang makina yan pagka nahalo sa langis. Nalinisan lang natin. So check nyo din yung mga bulb face kung talagang nahasa para magiging maganda yung lapa niya. Dito sa kabila. Itong exhaust parang kulang pa ng ano. Dito makinis na dito eh. Ito maganda yung ano niya oh, pagkakagrind. Dahil malinis, puting-puti yung gilid. Yan oh, puting-puti. Tsaka dito sa linalapatan niya, ito oh, puting-puti din. Pero itong isa, ito parang kulang pa. Ito sa exhaust. Kaya ulitin natin dito sa exhaust. Kulang pa ng linis. Kaya ulitin natin. Lagyan nyo kahit manipis lang. Ayan. Para malinisan. Ulitin natin itong ano ng exhaust. Kasi siya masyado na ano.
na siguro yan. Bali, may liligtis na natin mamaya. Lisan na natin. Pantay natin tong surface. So, liha lang yan. Tapos ilagay nyo lang sa patag na ano. Para pare-parehas yung lapa. Parang ito, malinis na. Para lapat na lapat. Hindi siya singaw. Ayan, lagyan na natin yung ano, bulb spring. So, yung balbula natin, may dalawang bulb spring yan. Itong maliit, tsaka itong malaki. Itong malaki, itong maliliit, yung nasa ilalim, ito sa ibabaw. Ayan. Ito, itong maliit, kasi magkabaliktaran, okay lang. Pero itong malaki, hindi pwede. Okay, mas maliliit dun sa ilalim. Ayan. Lagyan nyo yung lock, bulb lock. Tapos gamitin nyo ng bulb door, may ano, spring. Saka nyo i-diin. Niya. So, pupukin natin yan. Pupukin din na kita. Okay. So, iligtis natin. Lagyan natin ng konting gasolina sa may port. So, ito yung exhaust port. Exhaust port. Butas yan para sa exhaust. Ito naman yung intake port. So, ito yung intake manifold natin. Lagyan natin ng gasolina, tapos tingnan natin kung may tatagas dun sa balbula. Kunti lang. Dapat walang tatagas dyan. Yan. Dapat walang tatagas dyan na gasolina dito. So far, wala pa naman. So, ibig sabihin, maganda yung lapat niya. Yan, wala namang tumutulo. Wala. So, silyado. Ibig sabihin, silyado yung ano natin. Doon naman tayo sa exhaust. Pag okay na, doon naman tayo sa exhaust. So, dito naman tayo maglalagay ngayon sa exhaust port ng gasolina. Okay. Oh, no! Lumampas. Punasan muna natin. Nasobrahan. Tingnan natin kung may tatagas. Okay. Wala naman, no?
Ayan, so kita nyo naman, walang tumatagas din dito sa exhaust natin, malinis. So pwede na nating ibalik to dun sa motor. Ayan, nilagay na yung ano, na-truck na natin yan. So susunod yung ilalagay, ito, yun o, kulay gold na yung ano niya, push rod. Ayan, push rod. So check nyo yan kung masyado nang matulis. Ayan, di pa naman. So alas pares lang. Kung pwede to, kung anong galing sa intake, yun din ang ilagay nyo sa intake, yung galing sa exhaust, yun din ilagay nyo doon as per standard. Tapos pag nilagay nyo na yan, yung push rod, siguraduhin nyo ha, na doon nyo na itusok sa may cam follower dito sa baba. Yan. Tapos pag nilagay nyo na yan, ito nyo na. Lagay nyo na tong rocker arm. Rocker arm assembly. Kasi intake tsaka exhaust, nandyan na, magkasama na sila dyan. Ayan. So, i-timing muna natin. Top dead center natin yung piston. Ayan. Medyo matigas na siya. Sana mandar na kasi walang, wala naman na siyang singaw. Ayan. So, T. Letter T. Ayan. Timing. Tapos, lagyan natin na to. Itong rocker arm assembly. So, itong rocker arm na to, ito yung nagbubukas. Doon sa balbula, siya yung nagtutulak doon sa balbula. Para magbukas. Pagbukas kasi nung intake valve, ito yung intake valve natin eh, kasi ito yung intake manifold. Magbubukas yon para yung piston naman na pababa, hihigop siya ng air and fuel mixture galing sa carburetor. Okay, so lagyan natin yung tornilyo. So take note dito sa tornilyo natin, meron tayong washer, special washer yan. Flat washer lang to. Lagyan nyo yung tatlo. Yan. Actually, ito yung isa sa pinakasimpleng makina lang. Push rod na makina. Heavy duty itong mga ito eh. Matagal masira itong mga ito. Basta alagaan lang sa langis. Kahit anong makina naman, no? Matibay naman yan. Basta alaga sa langis. Huwag pabayaan. Huwag lang maubusan ng langis talaga yung makina. Na hindi naman bibigay talaga yan. Pero kung paraging nauubusan ng langis, ay doon talaga bibigay yung makina. Kumbaga, early ano siya, early wear yun, worn out kasi napupudpud yan eh dahil sa friction. Grabe kasi yung friction sa loob, no? Kaya dapat may lubrication yung trabaho ng langis. So maraming trabaho yung langis eh, mag lubricate, mag absorb ng init, mag-absorb ng dumi, no? So nililinis din niya yung loob ng makina mo pag may mga dumi diyan. Dadalhin niya sa baba sa crankcase natin para hindi mag-circulate yung trabaho ng oil filter. So ipitan natin tong tatlong to. Ito kahit gitna yung unahin mo okay lang, kahit saan. Basta huwag mo munang higpitan maigi. Unti-untin mo lang. Tinatawag nating torque partition. Yan. Ito kasi hindi maabot nung ano eh, tools natin yun. Kaya yung box na lang yung gamitin natin. Kunin natin yung 12mm. Ayun. So ito yung 12mm natin. Yan. Pitan din natin. Pitan mo din na yung tipong hindi din siya hihiwalay sa'yo. Ayan, magpit na rin. Double check lang natin. Tapos pag nagpita na natin tong tatlong to, ay iset na natin yung valve clearance na tinatawag natin. So yung valvula natin yan, nag-open and close yan, pero may tamang clearance yan. Pag hindi tama yung clearance niya, pag halimbawa masyadong maluwag, matalakitik. Pag masyado namang tutok, tulad nito, tutok masyado, ay tukod. Ang tawag dyan, tukod, or yung maagang pagbubukas ng balbula. Karangkulin natin itong ano, pang-adjust natin ito. Yung gagamitin natin na pang-adjust. Para magamit naman natin to. So, sa pag-adjust ng balbula,
Pulugan nyo muna tong ano, 10mm. Maganda tong nabili kong to eh, ano. Sa Lazada ko to na order eh. Pulugan nyo muna para ma-adjust nyo to. So, ikotin nyo yan. Ito, may pang-ikot na siya dito. Maganda to kasi kahit hindi ka nagagat ng plier. Ito nyo yan. Luwagan nyo counterclockwise. Hanggang maramdaman nyo na mayroon ng gap. Yung ibang nag-tune up, hindi na sila gumagamit ng field clearance. Okay lang din naman. Yun, basta tama lang yung alog nya. Pero syempre, mas maganda kung gagamit ka pa rin. Pero ito, hindi ko muna gagamitan dahil paandarin lang muna natin ito ngayon. Yan o, may clearance sya o. Yun yung clearance, yung gap. Yan, so ipitan natin. Yun yung gap na susukatin dyan sa baba. So bago tayo mag-adjust dyan, luwagan nyo muna to. Itong dalawa. Yan. So, counterclockwise dapat. Tukod siya masyado eh. Yan. Yan. Tukodan natin. Masyado siyang tukod. Yan. Yan. O, masyado namang maluwag yun. Silapit lang muna natin. Yung konti lang. Yan. Kikita nyo ba yan yung clearance yan o? Yan yung sinusukat. Pag malaki na yung clearance masyado dyan, matalakitik. Pero bago natin adjustan talaga, ikutin muna natin tong crankshaft para lumapat ng maigi yung ano, yung push rod dun sa cam follower. Ikutin nyo lang to, counterclockwise lang. Ayan, tapos i-break natin sa timing. Ayan, observan nyo to, pag nagbukas tong, tumas to, tutulak nyo tong push rod, magbubukas yung exhaust valve. Ayan, sisingaw. Ayan, sisingaw siya. Tapos, mag-i-intake na yan. Ayan, magbubukas. Pag tumas to, yung push rod ng intake, bubuksan niya yung intake valve, intake port, para makapasok yung ano, so mag-i-intake siya. Yan, ikutin lang natin. Medyo matigas lang ikutin itong TMX. Dahil long stroke to. Ayan, so timing na natin ulit. So, F40, basta naka-timing dyan, nakatapat dyan, pwede ka nang mag-adjust. Yan, oh. O, diba? Kaya pala ang laki nung clearance na ano natin kanina. Kaya importante yon na ikutin mo muna para lumapat. Yan, balik na natin. Yan, laki oh, diba? Napakalaki ng clearance. Yan. Pwede mo naman tansyan to. Yung mga iba kasi tinatansyan na lang nila. Pwede naman yun. Basta kabisadong-kabisado na niya. Ito rin, oh. Diba? Lumapat siya, diba? Ikutin muna natin. Yan. Kunti na lang yung clearance niya. Pero matalakitik pa yan. Kaya i-adjust natin yan. Dapat ganito. Teka lang. Yan. Acceptable na yung ganito. Aandar na to. Pwede na yan. Ito naman masyadong maluwag. Pita natin. Yun, wala ng clearance. Masyado ng tukod. Ito, sidewards movement yung naririnig yung tunog.
Ayan, so ipitan ko muna, hindi ko napapakita sa inyo ha, kasi wala akong taga, ganyan lang yan o, yan. Okay mo yan dyan, tapos ipitan mo dito. I-contra mo tong nasa taas. Ito, ito. Yung pang-contra mo, sa bigpit tong nasa baba. Ayan, pukontrain mo to. Tapos ipitan mo tong nasa baba. Nako, bigpit yata. Ito lang. Pag mahigpit naman na, pwede mo nang higpitan dito eh. Yan, hindi naman nagbago yung clearance niya. Tapos ito naman, higpitan ko lang yung isa ha. Hindi ko naman muna masyado may pakita. Basta ganun, pang kontra tong isa. Ayan, nakuha na natin yung clearance. Ayan, tinantya ko na muna para pag lumuwag, i-adjust ko na lang ulit. Ayan. So, T. Ayan, tingnan nyo pag nakatapat dyan. Halos hindi ko magalaw yung mga ano. So, ganyan lang naman. Pero mas maluwag lang tong isa. Pero itong sideways kasi to. Yung clearance niya dito, oh, ito. Hindi yung up and down. Ito, sidewards. So, ilagay natin yung ano, exhaust. Ito. Tagyan niya to. Tapos doon sa kabila. Yun lang. Hindi siya may tula. Ito, yun. Tapos, lagay nyo yan. Tsaka ilagay nyo yung dalawang nut. Hindi na yata yung original yung nandito eh. Saan na ba yan? Ito pala, original pa. Ito. Yung special nut. So, alam ang tawag dito sa nut na to eh. Ayan. Lagay natin para pagkumandar na eh, hindi maingay masyado. Ayan. So, ipitan natin yan gamit ang 10mm. Pwede na rin itong pang tune up. Tapos, ilagay na natin yung carburetor mamaya. Para subukan natin kung under na. Hindi kasi ma-under to eh. May singaw kasi sa balbula. Kaya nag-valve grind ako ng medyo matagal-tagal. Hanggang mawala yung tagas. Kasi importante yun eh. Usually, nagkakaroon ng ganon kapag makapal na yung carbon. Kumakalsa yung carbon. Doon sa balbula. Sa valve face at saka doon sa seat, bulb seat na tinatawag. Yan, okay na. So, yung carburetor na yung lagay natin. Nilaylay ko lang yung carburetor kanina. Yan. So, okay na yan. May gasket naman na yan. Insulator. So, ito lang, no. Itutulak ko lang itong ano. Itong ito. Itutulak na natin dyan. Medyo mahirap pagwanan eh. Tapos, ilagay natin sa dalawang ako. Tanggal pa yata yung ano niya, gasket. Tiga lang. Tusok natin dyan sa bolt na dalawa. Yan. Ako. Yan. Skunin natin yung dalawang nut. Yan. Lagay natin. Para hindi singaw. Nako, iba pala to. Sorry. Kaya pala mukha siyang malaki. So, asa na yung nut natin? Para dun sa carb. Ah, ito. Dalawang maliit. Yan. So, when it comes sa engine, mga paps, mas advice ko sa inyo, stock lang. Huwag na kayong masyadong magkakarga.
Or wag kayong magkakarga dahil mahirap magka-problema yung motor nyo. Kung gusto nyo talaga ng mabilis na motor, eh abay, bumili kayo ng big bike. Yun ang gamitin nyo, diba? Teka lang, kunin po lang yung 10mm. Ito yung 10mm. Pero syempre, kanya-kanyang ano naman yan kasi yung iba nagkakarga sa makina. Pero ang stand ko lang doon, eh, wala din. Mas maganda, stock lang yung makina mo. Pwede ka siguro magkarga sa transmission, ganun. Pwede. Pero pag dito, gusto mong ma-maintain yung efficiency motor mo, efficient siya sa gasolina, ganun na lang. Pero kung performance talaga hanap mo, mas advice ko, bili ka na lang ng ano, yung mga malalaking high CC na motor para makapag ano ka, patakbo na mabilis. Pero mas maganda magkarera ka doon na lang sa racetrack. Ang dami kasi sa atin yung ano eh, nangangarera sa daan. Diba yung tinatawag nating mga kamote. Dapat hindi ganun. Kasi kung nadisgrasya ka, hindi lang naman ikaw yung ano eh. Pwede kang makadamay ng iba. Yan. So, lagay din natin yung ano, high tension wire. Yan. Tapos, lagay na natin muna yung cover. Okay. Pero, pwede rin ilagay muna natin yung tanke. I-check muna natin yung oil pump. Kung hindi barado. Pero, na-check ko na to, din to last time. Pakita ko lang muna sa inyo. Lagay ko muna yung tanke. Ayan ako. Ay, bago pala natin lagay yon, takpan muna natin ta. Ilalagay ko muna pala yung bracket. Baka malagay ng dumi. So, tapon ko muna itong ano, pinagugasan natin sa bato-bato. Ayan, takpan muna natin yun para di malagay ng dumi. Ayan, napunasan ko na, lagyan na natin. Uy, yung basket niya natanggal. Oop. Ayan natin, may gitong basket para di tumagas yung langis. Apple tong nilagay ko dito, yung apple gasket. Pa kasi ako nakakakuha ng ano, orig na gasket talaga. Yung Honda Genuine. Ako, tanggal na naman. Medyo mahirap kasi ilagay yung balto. So, ang gagawin ko, ikutin ko to. Lagyan natin sa intake stroke. Kailangan yung susunod dito. Ayan. Ganyan na ganyan. Para mabilis yung pumasok. Pero wala pa rin. Okay, baliktad pala. Ano ba yan? Pasensya na. Lagyan natin ulit. Tiyagaan lang din yung pagmimekaniko eh. Kung wala kang tiyaga talaga, wala. Dapat willing kang gawin ng paulit-ulit yung isang bagay. Oh yeah! Ay, hindi nagsasawa. Kasi kung nagkamali ka, ulitin mo ulit. Pero okay lang. Okay lang naman magkamali. Yung oras nga lang. Siyempre. Pero siyempre, wala namang perfecto eh. Yan, lagyan natin. Yun. Tapos yung lagyan muna natin yung bracket. Pero pwede na rin natin lagay itong ano, itong 10mm na bolt. Na-check ko na ito eh. Importante kasi dyan ma-check nyo yung oil pump o hindi barado. I'm sure naman ako na ano, gumagana yan. Ayan, tatlo yan eh. Yun, merienda muna tayo. Nakiran tayo ni Mrs. ng merienda. Ano ba to? Oh yeah! Nag-jasmine si Papa, tapos balik siya sa dito. Ayun, ubos.
Higpitan ko muna to, no, para hindi masyado mabang yung video natin. Yan, lagyan na natin, mga paps. Lagyan na natin itong tanke para malagyan ng gasolina yung carburetor. Yan. Isot mo lang, mga isot. Tapos, lagyan natin yung hose ng carburetor. Lagay yung hose, tapos i-open natin para bumaba yung gasolina. Kaso, walang bumababa. Nako, makulit tong si Brownie, oh. Oh, shout out kay Brownie, na makulit. Oh, baba ka na. Tignan ka na, tama mag-ayos tayo ng motor. Yaka mo na. Walang bumababang gasolina na, mga pap. Nakakita ko, walang bumababa. Chok na lang natin siguro. Yan. Subukan natin pandarin. Patik pa yan. Marami, wala pang bumababa eh. Ayun, meron na. Patik mo pa, langan na dumi sa pato. Oh, undan. Two hours later.